Wow, good morning. Andito kami ngayon sa makeup room ng PTV4 and we are very lucky na kasi nakasama natin ngayong umaga, walang iba, ang chairman committee ng build ng present government natin, 'di ba? So walang iba po, graduate po siya ng Harvard, nag-aral siya, and we are very proud na ngayon ay nakakatulong siya para ang Philippines ay maging free and rich din, 'di ba? Si Miss Anna May Lamentino. Hi, Miss Aya. Very beautiful ang ating chairman ng Build. Magandang umaga po sa inyong lahat. Miss Anna, since we are representing the overseas Filipino sa iba-ibang parte ng mundo, ano bang pwede natin ibigay na good news sa ating mga kababayan sa ibang bansa? Ano ba nangyayari dito sa Build? Totoo ba ito? Totoo, o pangako na naman daw, sabi nila. Diba? Dati po, parang matagal na nating hinihangad na makonect natin yung Luzon, Visayas, at saka Mindanao via land travel. Sige. And within the year po, by October po, magsa-start na tayo ng construction ng Bangil Bay Bridge. And we're very proud of it because this is the first project, the first bridge that will be part of the Inter-Island Bridge Network. Wow! Ano ibig sabihin ng Inter-Island, Luzon, Visayas, Mindanao? Magko-connect na siya? Ito po ang master plan that will connect Luzon, Visayas, Mindanao via land travel. So parang sa ibang bansa na rin, di ba? Sa Europe. Opo. Pag pumunta ako, sasakay lang ako ng train na speed, pwede na akong pumunta sa buong Europe. Ganun din ang mangyayari sa Philippines. Ganun. I mean, ang pinakagusto po natin is talagang to improve the connectivity doon po sa area. Yung Luzon Spine Expressway Network, kung dati po 300 kilometers lang yung ating high standard highway networks, by the time or by the end of this administration, 1,085 kilometers. So, titriplehin po natin yung high standard highway network. Wow. That will connect the northernmost part of Luzon to the southernmost part of Luzon. So, ngayon po, we're very happy na we'll be putting 18 more expressways. 18? At yung pinakauna po na expressway will open this year. Ito po yung NLEX Harbor Link project natin, which will connect Manila to Quezon City in just 15 minutes. Wow! And within the year, mabubuksan po natin yan. We also have yung Laguna Lake Expressway natin, which will connect Bikutan to Taytay, Rizal. At ito po, ngayon po, partially open na po yung 9.2 kilometers, pero 2-lane pa lang. By the end of this year, we will be opening all 4 lanes. And yung Skyway Stage 3 natin, nabuksan na po natin yung Quirino Ramp. Buendia Ramp. And then, we expect the Quirino Ramp to be open within the year. And marami pa po tayong project na may expect sa panahon po ni President Duterte at ni Secretary Mark Villar. Wow! Nakaka-excite naman na nangyayaring ito sa Pilipinas. I'm sure ang napakinggan nyo kay Miss Anna is just a glimpse pa lang ng mga matatapos na project this year and next year. I'm sure by the end na matapos yung term ni President Duterte, I'm sure mas marami pa tayong magagawang pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Yan. Miss Anna, may gusto ka ba imansahe sa lahat ng mga kababayan natin sa ibang bansa? Maraming salamat po sa inyong tulong, and we're working closely with a lot of OFWs pati dito. We're launching the Jobs on August 12 sa SMX Convention Center, and kung nandito po kayo sa Pilipinas, we invite you to check yung mga job opportunities natin for construction workers dito po sa Pilipinas. Yan! Thank you, Miss Anna! Salamat Thank po. You so much! So, mga kababayan, OFW! Masarap pong umuwi ng Pilipinas basta tayo ay free and rich and enjoy natin ang ating bansang paganda ng paganda. Yan.